Balik online mas ngayong Agosto ang mga simbahan sa Metro Manila para sa tatlong linggong paghihigpit. Sa Quiapo Church, pati mga binyag at kasal, kanselado. Pero sa alas 6 na misa kanina, may mga nagpunta pa rin sa simbahan. Hindi sila pinapasok pero matyaga pa rin silang nakinig ng misa sa labas. Ngayong araw, isinailalim na sa bubble ang NCR kasama ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite bago tuluyang ilagay ang Metro Manila sa ECQ. Ipiniwesto na ang mga checkpoint sa mga boundary ng Metro Manila at mga probinsyang sakop ng bubble. From Parañaque, for example, ako'y pupunta ng Bocor o ako'y pupunta ng Tagaytay, wala pong problema dahil isa lang po tayong region or yung tinatawag na NCR Plus. Pero kung lalabas na po tayo ng NCR Plus, sabihin po natin pupunta tayo ng Nasugbu, no? Yan po, mate-checkpoint na po tayo dyan. Yung papasok ng NCR Plus at palabas ng NCR Plus, pareho po yan iti-checkpoint. Tanging authorized persons, outside residents o APOR ang palulusutin sa mga checkpoint. Kabilang sa mga itinuturing na APOR, ang mga medical at uniformed personnel, mga empleyado at opisyal ng pamahalaan na nasa official travel at mga otorisadong relief and humanitarian assistance group. Padadaanin din ang mga may pangailangang medical o iba pang humanitarian reason, mga pupunta at galing sa airport, mga trabahador sa mga otorisadong industriya at mga operator ng pampublikong sasakyan. Ayon sa DILG, ituturing ding APOR ang mga magpapabakuna. Hihingin lamang yung vaccination card o kaya naman yung text or notice mula sa LGU na sila nga ay nakaschedule for bakuna at sila po ay papayagang makalabas ng kanilang mga bahay. Pagsapit ng August 6, maglalagay na rin ng checkpoint sa mga komunidad at iba pang border sa mga lungsod para ipatupad ang ECQ. Ayon sa Octa Research Group, nasa serious surge na ang Metro Manila matapos maitala kahapon ang 1,740 na bagong kaso, ang pinakamataas mula noong May 10. 13 syudad ang itinuturing ng Octa na high-risk area, pero ang District 3 o ang Malabon, Navotas at Valenzuela ang epicentro umano ng surge ng COVID-19 sa Metro Manila. Yung original projection namin sa NCR, aabot ng 2,000 cases by August 10. Ngayon, August 1 pa lang, umabot na siya ng 1,700 cases sa NCR pa lang yan. Isipin mo, mga 2 weeks ago, nasa 600 lang tayo. With the lockdown, hindi na siya lalagpas ng 2,500. Unlike kung walang lockdown, baka umabot pa siya ng 8,000 pataas by the end of August. Tumaas din ang paggamit ng hospital bed at ICU sa Kamaynilaan, pero nasa low hanggang moderate pa. Pero ang Las Piñas, nasa critical level ang ICU, habang high sa Makati at Muntinlupa. Ngayong nakaamba ang lockdown, di malaman ng ilan ang gagawin. Paano po mabubuhay ang tao kung hindi nila papalabasin? Ang magnanakaw? O ano gagawin? Magtitinan siya po? Di silang dapat gumawa ng paraan kung paano mabuhay ang ating Pilipino. Haayaan ba nila? Paano yung pamilya namin? Paano sila kakain? Eh, ang kinikita lang namin halos wala pang ano, tsamba-tsamba na lang. Kung walang tsamba, zero balance na talaga. Habang ang iba, nag-iisip na ng diskarte para makarao sa ECQ. Concentrate kami muli sa pag-takeout. Takeout and deliveries. Kakayaan yun kasi ang mantra natin ngayon paano mag-survive. Sa Pasay, ilang tsuper ng jeep ang namamasada hanggang hating gabi para sulitin ang mga araw bago ang ECQ. Ganun talaga ma'am, kailangan magsipag ngayon. Ganun, magsisipag talaga ngayon, kailangang duplikayon. Hanggat may pasayero, kailangan i-extend mo hanggat may pasayero para makapagpundo ka ngayong dadating na kung ilalockdown talaga. Ayon sa Defend Job Philippines, ngayong araw pa lang, ramdam na agad ng mga sektor sa pagkain, serbisyo at accommodation ang paparating na ECQ. Dapat talaga merong ayuda para sa mga manggagawa natin. Kaso sa mga pronouncements and announcements ng pamahalaan, medyo parang hindi pa nila alam kung saan kukunin yung mga pang-ayuda. Ayon sa DOLE, pwede uling kumuha ng 5,000 pisong cash assistance sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP ang mga formal workers na maapektuhan ng ECQ. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, diretso sa worker ang pamahagi nito sa pamamagitan ng remittance centers. Pinag-uusapan namin kung ano ang maaari naming iayuda sa mga manggagawa at mga kababayan na rin natin na maapektuhan nitong ECQ na ito. Hopefully,
ang DBM will find the sources. Ayon sa NEDA, posibleng lumobo ang mahihirap sa 177,000 habang aabot naman sa 444,000 ang mga walang trabaho dahil sa panibagong ECQ. Michael Delizo, ABS-CBN News.